Hi guys, today gagawa tayo ng makeup look using itong mga Nars products na pinadala sa akin ng Nars Cosmetics. So, nakita naman siguro ninyo sa Instagram account ko yung Nars Extreme Access na pinost ko. So, ito yung card itself. Actually, hindi ko pa siya na-open. Ito yung pinaka-note. And naka-receive lang ako ng email doon. Binigay ko lang yung details ko and then pinadala na nila yun sa akin. Ito. So, ito yung card guys. I think parang membership card na siya. Yata, hindi ko pa masyadong nababasa yung ibang details dito. Pero kasi, nung pinost ko yung etong Nars na products na na-receive ko, may mga iba sa inyo na nag-comment kung gagawa ako ng makeup look. Medyo matagal na rin na akong hindi gumagawa ng makeup look. So, eto yung lalagyan niya guys. Ang ganda. Parang yung lalagyan ng mga Nars na makeup talaga. Kasi di ba may pagka parang matte siya. And then, if you open it, actually, ang ganda gold. Combination ng gold and then itong red. Ang ganda. Now, merong apat na products inside. Ito yung cushion. Vienna yung shade. I hope bagay siya sa akin kasi I think Stromboli. Ngayon nahanap ko na yung tamang shade for me. I think Stromboli yung tamang shade sa akin sa Nars. And then, itong, what is this? This is blush, I think. Ito siya. And this is, anong pangalan nito? Impassioned. And then, I think this is contour or blush din. Laguna. Ito naman siya, guys. Pero yung kulay niya kasi, to me, para siyang contour. Pwede rin naman sigurong parang bronzer. Parang ganun. And then, itong Afterglow na lip balm nila na Tender Years. Ito siya. Parang baby pink. So, actually, may nakalagay ng lip oil sa lips ko, pero punasan natin, and then gamitin na natin itong balm. Meron ako nito eh, parang dalawang shade. Meron ako nung parang red. Dala ko yun lagi sa bag ko, and then nakalimutan ko na yung isang shade. Kung gusto mo ng something na parang moisturizing sa lip, and then nakaka-add ng color, pero hindi siya yung lipsticky na lipsticky, yan. Yan yung gusto ko sa kanya, hindi siya yung malagkit. Okay, so punta na tayo dito sa my cushion. Ang ganda ng lalagyan ha. And I think bago yung packaging nito. Kasi, bago ba? Kasi hindi siya yung parang mukhang lalagkit. Yun yung problema ko sa Nars palagi. Para siyang lalagkit. Ayan, eto siya guys. And then may puff. May cover. Yung usual. And then eto yung cushion. Pero gagamitin ko is beauty blender. Hindi ko kasi masyadong ginagamit talaga yung mga cushion na ganito. Although, maganda siyang mag-apply. Pero parang natatagalan ako. Eto na siya guys. Ulitin ko yung shade niya is Vienna. And this is Natural Radiant Longwear Cushion Foundation SPF 50. Hindi ko na siya iwa-wear test guys. I just want to do a parang full makeup using lang itong products na binigay sa akin. Mukha namang okay. May yellow siya ng konti. Sometimes din kasi yung mga cushion, iba rin yung parang formulation ng kulay nila. Kasi nga, di ba, parang usually mapuputi talaga sila. Kaya natutuwa ako pag nakakakuha ako ng cushion na saktong-sakto yung kulay sa akin. A little goes a long way. And hindi siya super heavy using itong beauty blender. Ito na yung cushion guys, all over my face. Nakapaglagay na rin ako ng concealer. Pero gusto kong ipakita sa inyo kung gaano siya parang kadewy, kaglowy, ngayong hindi pa siya napapowderan. And usually, yung mga cushion, diba, madalas hindi na siya pinapowderan. Kung kaya ng skin ninyo yung ganon, ako kasi talaga nagpapowder ako kasi hindi kaya. Hindi ko kaya, unless siguro nasa ibang bansa ako na medyo mas drier, mas malamig, sabihin na natin. Ayan. Ang ganda ng glow niya. So now, gamitin naman natin itong si Laguna. Ito siya guys. I think bronzer siya. But we'll see. So, magdadab lang ako ng konti sa brush. And then, idadab ko lang din sa tissue. Hindi siya super heavy. Yung coverage pala ni cushion, pwede siyang mas heavier pa. Pero I find it na pag kinapalan ko, parang, I don't know, parang mukha na siyang caked up. Parang ganon. And then medyo gumagalaw pa rin siya ng konti. Siguro kailangan ko lang siyang iset. Hayaan muna ng mga ilang minuto pa para hindi na siya masyadong gumalaw. Nilalagay ko dito itong bronzer para lang may konting kulay yung eyelid natin. Hindi siya super heavy na heavy. Tama ba? Or hindi lang kasi masyadong madiin yung pagkakadab ko. Yung pagkakasawsaw ko ng brush.
minsan sa bronzer or sa contour, huwag masyadong gigil na gigil. Kasi pagka natapos mo ng daanan ng brush, ayan o, nakikita na yung shadow. Dapat kasi parang shadow lang siya. Para siyang bronzer contour eh. Meron akong video nun, yung difference ng bronzer at saka ng contour. Pero some products kasi, para siyang pwedeng bronzer, pwedeng contour. Ito, pwede siyang bronzer, pwede siyang contour. Sa akin ha, sa tingin ko, because hindi siya matte na matte. Hindi rin siya masyadong shiny na shiny. So, sa mga parang beginner lang sa makeup or ayaw nang masyadong magastos or nalilito pa, para hindi masyadong malito, parang isang product lang, this is nice. Tapos yung coverage ni cushion pala, hindi ganun, hindi ko masyadong napataas nga. Ano ba yan? Nawawala ako guys, kasi matagal na ako hindi gumagawa ng full makeup na video, no? So nakalabas pa rin yung mga pigmentations ko dyan. Hindi ko na rin kinover ng additional na concealer kanina, pero baka patungan ko na lang ng ano, mineral powder na makeup, para hindi siya super heavy na heavy. Ayan na siya guys, nakikita niyo ba? Parang may nawawala, parang may hindi ako nailabas na isa pa. Kasi naaalala ko, may lipstick to eh. Ayun, hindi ko napakita guys. Meron pang isa, di ba? Ayan, ayan, okay. Gagamitin natin siya. So dito naman tayo sa, I think blush naman siya. Gusto ko yung kulay niya, may pagka parang baby pink, and this is impassioned. Maganda to sa mga weddings, and minsan, baby pink or parang baby na rosy pink, minsan kasi, sa ating mga morena, iniisip natin hindi to lalabas. Minsan magtiwala kayo sa mga makeup artist sa store, pag sinabi nilang bagay sa inyo yung mga light na colored na blush, lagay natin dito din, para may konting kulay. Because may pagka parang pabebe na look yung ganitong klase ng blush, nakaka-fresh, nakaka-parang pa-demure, para siyang pang-bride or pang-bridal. Ang ganda nito. So, eto na yung the rest of the makeup. Ang natitira na lang is itong lip product. This is Dumi Baby Velvet Matte Lip Pencil. Actually, gusto ko na yung look ngayon eh. Kung ipapatong ko tong afterglow na lip balm, ayaw mo mag-lipstick, you're good to go eh. Ang ganda nung blush, ang ganda nung blush. Nag-add ako ng highlighter, very light lang na highlighter para lang may konting glow pa yung face. Pero, ang ganda guys. Medyo na notice ko lang may konting creasing yung cushion, pero carry na yan. So sige, lagay na natin tong velvet matte na lip pencil. Subukan lang muna nating gawing parang light na tint lang. Yan, so eto na yung light na tint lang. May nakita ba kayong difference guys? Ngayon naman, ilalagay ko siya ng medyo mas parang bolder, mas makapal yung application. So, eto na yung finished na look, guys. In the end, maganda tong Dumi Baby na shade. Akala ko hindi siya babagay dito sa overall na look natin kasi parang ang fresh lang, lalo yung blush on, yung bronzer hindi ganun ka-heavy or siguro hindi ko lang siya heavy na nailagay. Pero nakita naman ninyo, labas na siya. So, sobrang makakatipid kayo kasi konting dip lang, labas na siya. And madali siyang i-blend. Etong video na to, hindi ako yung para magyabang na nakakuha ako nitong Nars Extreme Access. I'm very thankful na nabigyan ako nito, na napadalhan ako nito. Ginawa ko lang tong video guys para makita din ninyo yung mga products in case na may ina-eye kayo na isa or dalawa dito, kung ano yung itsura niya, kung gaano siya, kung paano siya sa skin. I am usually NC 27-30 sa MAC. Yung kulay pala ng cushion, bumagay siya. I don't know, napapansin nyo ba yung difference? Nakikita ko slight, pero hindi na siya ganun ka-big deal. Meron siyang effect sa akin na parang ang fresh ng skin. Ayan, ang ganda. Kung may iba pa kayong question, guys, mag-comment lang kayo below. And i-check na ninyo sa store itong mga products. I'm not sure kung ongoing pa itong Nars Extreme Access. May nakapagsabi sa akin na makukuha mo lang siya pagka nagpa-purchase ka physically sa store. And kasi ang lapit ko lang sa mall, so parang even nitong pandemic, nakakapunta ako sa stores, nakakabili kasi ako. So baka yun nga yun. Kasi in-email lang to sa akin guys. And then nag-fill up lang ako ng parang questionnaire or form. And then napadala na siya sa akin. So ayan. Ayan na sila. Nag-enjoy ako today. Parang medyo na-miss ko yung nag-full makeup pa. Pero that's it. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!